Hi, this is Junette Ines Hurtado, City Councilor from the City of Coronadat. Please watch and subscribe to my YouTube channel, JunetteHurtado TV. And please do not forget to hit the notification bell so that you will be updated on my future videos. So, meron po tayong isang letter sender. Babasahin po natin itong sulat, no? Liham na pinadala po sa aking Facebook page. Sabi niya, Dear Councilor Hurtado, I used to be in a live-in relationship with a woman. Pero po, pareho kaming married at pareho kaming separated sa aming mga partners. At hindi po annulled yung kasal namin. 3 years po bago kami naghiwalay, nagkaroon po siya ng mga negosyo para sa sarili niya. Siya po ang nag-operate, siya ang nag-manage, siya po ang may total control ng kanyang negosyo. Wala po akong participation sa negosyo niya. Pero 5 years ago po, yung negosyo niya, nagkaroon ng problema at na-bankrupt siya. Nagkaroon po siya ng maraming utang. Ang tanong ko, konsihal, konsihala Hurtado, can I be held responsible para po sa kanyang unpaid business debts, yung kanyang mga utang? Yung mga pinagkautangan niya po ba, pwede po ba akong habulin? Pati po ba yung house and lot na inherit ko galing po sa aking nanay? Ang letter sender po natin ay si Kaloy. So, ang sitwasyon po ni Kaloy, meron siyang kalibin, may kinakasama siya. Nakatulad niya, married din, separated sa kanilang mga asa-asawa na hindi po anak. So, bago po sila naghiwalay, ito daw yung asawa niya, nagkaroon ng negosyo, in short, siya lang nag-manage, solo lang niyang pinatakbo, at nagkaroon ng problema, at na-bankrupt. So, sabi niya, sabi ni Kaloy, marami daw pong utak na naiwan itong kanyang ex-live-in partner. Ang tanong ni Kaloy, pwede ba siyang maging liable sa mga unpaid debts, yung mga hindi nabayarang utang ng kanyang live-in partner? At pwede ba siyang habulin ng mga pinagkautangan? Lalong-lalo na daw po, pwede bang masama yung house and lot na namana niya pa sa kanyang nanay? So, Kaloy, sa sitwasyon mo, yung liability mo sa utang doon sa negosyo ng iyong, ang tawag kasi dyan, former common law wife. No? Former common law wife. Yung liability sa utang ng negosyo ng iyong former common law wife depende sa presensya of the presence of your partnership na meron ka at doon sa former common law wife mo. So, dalawang bagay itong dapat nating tandaan. Una, Kaloy, you may be held liable to the business debts. Pwede. If you are a partner to the business of your former common law wife. Pero sabi mo nga dito, assuming, sabi mo dito, wala kang participation. Pero, pag nagkaroon po ng tinatawag na partnership, no, when two or more persons, nagkaroon ng contribution, pera, property, or nagkaroon ng common fund with the intention of dividing the profits among themselves. Ito po, klarong-klaro, Kaloy, you have stated, no, sa iyong liham, klaro na sinabi mo na ang business ng iyong former common law wife is solely managed, operated, and controlled by her alone. So, sinabi mo rin na wala kang participation sa negosyo. Pero itong tandaan mo, you may still be liable for the business debts, yung mga utang, even if you have no participation in the management or operation ng negosyo, if ma-prove na meron kang contribution na pera or merong property na with the intention na paghatian ninyo yung magiging profit ng negosyong yan. Kung mapapatunayan po sa korte na meron kang ganong klaseng participation between you and your common law wife's business, then you will be liable at pwede kang habulin. Dapat nating tandaan, no,
Yung kinagtanong mo rin, paano yung bahay na minana mo sa mama mo? Pwede ba itong mahabol? No? Just in case, no? Just in case, pwede bang mahabol? Ang sagot dyan, Kaloy, sabi kasi sa batas, under Article 18.16 of the Civil Code, all partners, including industrial ones, alam niyo po ibig sabihin ng negosyo na you will be my industrial partner? Like for example, sa akin, akin lahat ang puhunan, akin lahat ang pagpapatayo, ang iyo, partner tayo, wala kang sweldo, pero ikaw magmamanage, industrial partner kita. Now, in your case, Kaloy, sabi sa batas, Article 1816 ng Civil Code, all partners, including industrial ones, shall be liable prorate, prorate with all property and after all partnership assets have been exhausted. So, ibig sabihin na bankrupt yung negosyo ng asawa mo, for example lang ha, na napatunayan na meron ka palang participation, meron ka palang kinontribute doon, no? Sa negosyo. Yung house and lot, namana mo sa nanay mo, may answer for the debts, yung utang na incurred doon sa business ng asawa mo. However, sabi rin ng batas, prorate. Meaning to say, it will only cover your share. So, halimbawa, napatunayan sa batas na ito, may property kayo, pero ang share mo 25%. Yung house and lot na minana mo sa magulang mo can be used to pay the 25 share mo sa property. Hindi buong share yun ang itatapan mo, hindi. Sabi ng batas, prorated. Pero, Kaloy, kung mapatunayan naman na wala ka talagang contribution at wala ka talagang participation, wala ka talagang ni singkong duling na binigay doon sa common law wife's business mo, ha? So, in short, hindi pwedeng mag-demand yung mga creditors o yung mga pinagkautangan ng asawa mo or former common law wife mo sa'yo. At higit sa lahat, Kaloy, hindi nila pwede, they cannot run after your share sa property na inherit mo sa mama mo. At yan po sa mga letter senders at sa mga nanonood po sa atin ngayon, yung mga letters po na pinapadala sa atin, sinasagot ko lang po, nakikinig, sinasagot ko lang po, base po, no? Base lang po sa content ng sulat. Hindi ko na po tinatanong si Kaloy, for example, kung ano pang mga ibang detalye, but I based my answer on the content, no, ng kanyang sulat. So, Kaloy, kung nanonood ka man at nakikinig din na sa mga may ganitong sitwasyon, I hope nakapagbigay po tayo ng munting advice na makakatulong po sa inyo para maintindihan po natin na at the end of the day, what is very important is that do not live beyond your means. Do not live beyond your means. Yung drawing pa lang yung pera, ginastos mo na. Kala mo marami ka ng pera. So, you are living beyond your means. Mahalata kasi yan eh. If you're living beyond your means, magkano lang sahod mo? Magkano lang possible nakita mo? And yet, you're living beyond your means. Ang chances niyan, if you're living beyond your means, pati puhunan po ng negosyo nyo, wasa, kasi magagastos nyo dahil more than doon yung lifestyle mo. At dyan po nagtatapos ang ating programa ngayong hapon, Usapang Babae, hosted by yours truly, City Councilor Junette Ines Hurtado. We are also live sa aking Facebook page, Junette Ines Hurtado in Action, sa aking personal page, Junette Ines Hurtado, and of course, aking YouTube channel, Junette Hurtado TV. Junette Hurtado TV. At sa lahat-lahat po, maraming salamat sa panong binigay ninyo sa akin. Kita-kits po tayo next Saturday, the same time, 12 to 1 p.m. Dito po tayo sa Radyo Milenyo. Uulitin ko lang, Junette Hurtado, ang puso nasa tao. Thank you and good afternoon.